It sounds like a tall order. It is repeated in Leviticus chapter 19. You must be holy, for I, the Lord your God, am holy. So the first point is holiness is God-likeness. You must be like God. Because God is holy, and you must be holy. Holiness is God-likeness. And I have anticipated that in my last point for the first topic on unity. The call to be God-like. Ang maging katulad ng Diyos. We're supposed to be image and likeness of God. Sabi ko nga, ang problema natin, hindi natin alam. Anong ibig sabihin ng maging katulad ng Diyos? And somehow, it is written in our soul that we must be like God. That is why we really aspire for it. We aspire to be God-like. And the more we aspire to be God-like, the farther away we get from God. That's a paradox. Kung kailan tayo magsusumika, makatulad ng Diyos, mas lalo tayong nalalayo sa mukha ng Diyos. Because we have tended to equate God-likeness with power. And it's the vocabulary of the serpent. You will be like God. Meaning, you will become powerful. And there are many ways of trying to aspire to power. We're not immune from it. We're also infected with that tendency. Aspire for power. We can become powerful when we're given positions of authority. You can become powerful when you handle a lot of resources. You can become powerful when we are entrusted with a lot of money. We can become powerful when we become popular. Prestige is a source of power. Popularity. Material wealth. Resources. And we'll have to admit that through time, the church institutionally has become very powerful. Which is, in a way, what makes us a little bit uncomfortable, even if we know what the resources are for. You know, whenever I visit Rome, and then I get to see the St. Peter's Square, St. Peter's Basilica, and sometimes, especially when there is an ad limina, and you report to the Holy Father, you see the quarters of the office of the Supreme Pontiff, pagpasok mo pa lang yung, napapangalan. Every corner of it spells our power. At yun ang nakikita ng daigdig, makapangyarihan kayo. Can you imagine the Pope being the spiritual leader of more than 1 billion people? Walang ganyang emperador sa mundo. Inevitably, the so-called spiritual authority of the Pope also translates in political terms. That's why the Pope is still a political leader. In spite of all the exhortation against getting involved in politics, the first political leader is the Pope because he's a head of state. And the Vatican is a state. It's a little bit, you know, ito paradox. Nung ang pinagdudurong kanya ni Pope John Paul, yung mga Jesuits who got involved in the government of Nicaragua,
think it was then that I first heard a reaction. Luke was talking. Bakit kayo? Ano kayo as Pope? Just a spiritual leader? Come on. Get acquainted with your history. You are an emperor. That's why you sit on the throne. The church is an empire. Name of a historical circumstance that brought all this about. And of course, hindi ang ginusto ng Santo Papa, pero nandiyan. At kung meron isang tao who feels very uncomfortable with it, it's Pope Francis. Kaya tuloy Pope Benedict somehow is being contrasted with him. Kaya tuloy parang he's put somehow in a bad light because people notice. I mean, who would have noticed that golden chair? Only the media people. We didn't even notice it before. Until Pope Francis decided not to sit on it. And he chose a simpler chair. Who would have noticed that the Vatican was a palace? Until Pope Francis decided to live in Santa Barbara. You get to notice it. And I think the awkwardness in body language of Pope Francis shows that he's not comfortable with power. And we should be glad about that. That he is not comfortable with power. Because we're supposed to be uncomfortable with power. It's our nemesis. Pero kahit sa pumunta sa mundo, ma-diocese, ma-religious congregation, inevitably the institution becomes powerful. Ano ba nagsimula ang RDMs? Tapos biglang mayroon 3,000 of people. And they have the 3,000 every year. Hindi simple yung mga properties nila. If you calculate your diocesan property, how much would they amount? The other day, I attended, so I was invited in the Diocese of Cabanatuan. And we had a clergy day for the Diocesan clergy of Cabanatuan and San Jose together in a nice bahay pare, first point. Wow! Siguro yun pala nakita kong bahay pare talaga na. Ano ang tatawag yung first point? It was built in the year of the poor. Pagpasok mo pala na. Huge function hall, high ceiling, imposing door. On the other side, a huge high ceiling chapel, you know, with surrounded by beautiful garden, glass ceiling on walls there so that you can also see the garden outside. You know. Beautiful, nice, narrow furniture. First class, tapos pasok ka, you know, it's austere but class, Japanese style. Japanese Zen garden and beautiful corridors, you know, and the buildings are linked one to another. I wouldn't mind retiring as soon as possible. But hindi natin pag-aari yan. I think that's our virtue in the first place. Ang daming properties ng simbahan, pero walang nakasulat na properties sa pangalan ng mga bispo. Nagpipirma lang si Bishop. He is an office. He signs his name dun sa RCD, Roman Catholic Bishop of San Pablo. But the moment he retires, that's the end. He doesn't bring with him anything. Doesn't belong to him. At most, you have an obligation to support him of emeritus and shan. But that's institutional. Yeah. At through time, lumalaki yan. Nag-donate ang ating mga parokyano. The faithful, they contribute. Lumalaki yan. Isang simbahan lang, may tatayo mo ilang milyon sa kailangan niya.
Pagsama-samahin mo lahat ng simbahan natin, yung mga parokya natin, magkano halaga niya? Materially speaking, from the perspective of society, we're powerful. We have all the influence. And that power can infect us. We can also use that power. It's our nemesis. We're called to be God-like. Holiness is God-likeness. It is an invitation to a relationship. An invitation to a covenant with God who is holy. But it is not until we actually enter into that relationship that we discover what that holiness is about. It's a relationship. Nakikilala natin siya sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Ganoon din ang kanyang paanyaya sa bayang Israel. You must be holy because I, the Lord your God, am holy. And then He gave them the covenant, the commandments. The commandments are a call to holiness of life. You must have no other God except me. You must not take the name of the Lord your God in vain. You must keep holy your day of rest. Keep holy your day of rest. You must honor your parents. You must not kill. You must not commit adultery. You must not steal. You must not tell a lie, bear false witness. You must not covet your neighbor's wife. Do not covet your neighbor's properties. All of these are code related to behavior. That is also related to holiness of life. That you are to do this and not to do this because your God is holy. Because your God expects it of you. So holiness is a call to a relationship. Holiness is God-likeness, and holiness definitely is a call to a relationship. A call to a covenant, which expresses itself in a way of life. A committed way of life. The commandments are an expression of the commitment to the relationship. And sabi ko, they are better understood as 10 commitments than as 10 commandments. Better understood as 10 kasunduan kaysa 10 kautusan. Makipagkasundo ka, sumunod ka sa kasunduan. The problem, however, is holiness can easily turn into hypocrisy. Kahit sa Pilipino, parang nahihiya ang tawagin ng sino ng tao ang sarili niya, santo o banal. At pag sinabing banal yan, kuminsan patuyan. Alam natin ang pagkakaiba ng kabanalan sa pagbabanal-banalan. And remember the parable of the Pharisee and the publican in Luke chapter 18. Dalawang tao pumasok ng templo, parehong nagdasal, pero hindi pareho tumawag sa Diyos. One represented hypocrisy, and the other one represented holiness and humility. Kaya delikado yung term holiness. If Leviticus says you must be holy because your Heavenly Father, because God is holy, in the Gospel of Matthew, Jesus translates that holiness into perfection. Be perfect because your Heavenly Father is perfect. So holiness is perfection in righteousness. The quest for perfection.
is also the foundation of religious life. Kaya natatag ang mga kongregasyon, religious congregations, with their special vows. There was a reaction. A reaction to the secular tendency to be absorbed by a worldly lifestyle, or to a worldly lifestyle. And in reaction to that, you know, some people founded religious orders, and religious congregations that distinguished themselves from the rest of the world as people who aspired for holiness, people who aspired for perfection through the evangelical counsels of poverty, chastity, and obedience. The quest for perfection in holiness and righteousness. Even Ignatius of Loyola is very insistent on it in his own members to aim for the greater glory of God, majesty, never to settle for mediocrity. If you can do it better, always aspire to do it better. And even give it your best shot. Not for your glory, but for God's greater glory. We must be reminded of the Sermon on the Mount that says, you let your light shine before people that they may see your goodness and give glory to your Father in heaven. That whatever is good about you is supposed to be a reflection of God's goodness because you are God's image and likeness. If your God is holy, be holy. Let God's perfection be reflected through you. But then again, of course, we would react to that and say, I am just human. Kami tao lamang. There's a common tendency to associate our humanity with our fallenness. Ako'y tao lamang, makasalanan. And so, sometimes at the guise of being humble, we actually succumb to our hopelessness, succumb to our fallenness as if we are beyond redemption. Kaya kagabi, nabanggit ko doon sa meditation before the Blessed Sacrament that faith is not just about our faith in God, it's also about God's faith in us. Dahil tao din ang pinili niyang magligtas sa tao. Nagkatawang tao siya. So, ang tao is not beyond redemption. Because hindi sinuko ng Diyos na ang tao ay maging tubis at wangis niya. And that image and likeness was as it were blurred by Adam and Eve's aspiration for power and God-likeness in the wrong sense of it. And now God will set the example. Siya ang magbibigay ng puwara. Ang huwara ay tinutular. Iba ang salitang huwad sa huwara, pero magkaugnay yung dalawa, no? Ang huwad ay kopya. Ang huwara na yung pinagkukopya. Sayang nga lang na ngayon, parang lahat ng huwad ay negatibo na ibig sabihin. Sa tingin ko, depende lang sa anong klaseng huwad. Ang huwad ay galing sa hinuwadan, huwaran. At mayroong masamang kopya, may mabuting kopya. And now, parang Christian life, binigyan tayo ng huwaran.
ng pagiging katulad ng Diyos. At ang huwag na ito, alam mo, Diyos mismo ang nagkatawang tao. Ang Diyos na nagpatawa. Kaya hindi din natin may paghihiwalay ang pagpapakabanal sa pagpapakatao. Madali yung maging tao, ngunit mahirap ang magpakatao. Unless kung sabihin, mahirap magpakatao dahil ang tao hindi nagpapakatao, nagpapakahayo. Hindi naman kasi lahat ng mukhang tao, ay talagang tao. Yung iba mukha lang. Hanggat hindi nagturuan ng magpakatao. Di mo, so that means very positive ang kahulugan ng tao para sa atin. Pagpapakatao, pagpakatao pa. Pwede ba mapakainin mo yung tao tapos ihahain mo yung pagkain sa kanya at sasabihin mo, laklakin mo yan. Lamunin mo yan. Sigurado magre-react ka. Sasabihin mo, at kung lalamunin, diyan ko hayo ko. Insulto sa tao, may turing siyang hayo. May dangal siya. So yung reaction natin sa insulto ay nagmumula sa isang a sense of dignity. A part of humanity. Pero kung minsan, pagsasabihin ka ng matatanda, eh, tao ka na, di magpakatao ka. Meaning, gusto mo ituring ng tao, magugali ka ng tao. And what do we mean by that? Kapag ang tao ay nag-uugali ng tao, magpapakatao. We contrast that with pagkakayo, nag-utak, matirang matibay. At pwede pa lang ang tao, bihis na bihis, mayaman ang naging popular. Pero ang prinsipyo niya, hayop. Kasi ang prinsipyo niya, matira na lang ang matibay. O patay-patay pa, pasensya ka. Mukhang lalong tumitingkad ang ningning ng pagkatao. Kapag natututo siya na umalalay sa nahihina. Kaya siguro, kung sa loob ng Diyos, may mga taong may kapansanan. May mga taong mahina. At tayong lahat tatanda. Kasi, kung may makasabay ka sa bus, may isang may kapansanan, kahit nagmamadali ka, eh, medyo aalali ka nito. Eh, komportable ka nang nakaupo. Tatayo ka at ibibigay mo ang kuwan mo sa may kapansan. Hindi mo ginagawa dahil gusto mong magpakita ng Diyos. Parang yun ang kontribusyon ng mahihina dito sa ating lipunan. Ng mga may sakit, ng may kapansan, lalong tumutubo, sumisibol, tumitingkad ang ating pagpapakatao. At doon natin hanapin ang pagpapakabanal. But when we talk about it as righteousness, may tendency maging yung tipong either you do it or you don't. It's like a set of rules, a set of codes. Kaya binago ni St. Luke. First, holiness is God-likeness. Secondly, holiness is a relationship. It's a covenant. Thirdly, holiness is perfection in righteousness. And there's nothing wrong about the quest for perfection in righteousness. Ang magpakabanal. But sometimes we mistakenly associate righteousness with having complied with the rules and regulations. With the code, with the commandments, with what's expected of you. Like the man who came to Jesus asking what he needed to do to inherit eternal life.
Ah, sinabi pa niya, nagawa ko na lahat yan. So, parang naghihintay na lang siya ng approval. Ang galing mo. You are already righteous. But Jesus challenged him. If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor and come and follow me. Kasi nagtanong ka, what more? Ayun, hinahin ka. Give to the poor and come follow me. So the last point is about holiness as mercy. Ang sabi niya, you must be merciful just as your heavenly Father is merciful. Yun ang conclusion doon sa Sermon on the Plain. Alam ninyo lahat na ang sermon kay Matthew is Sermon on the Mount. Kay Luke, it's Sermon on the Plain. Kay Matthew, Jesus is going up to the mountain like Moses, the new lawgiver. Kay St. Luke, he comes down from the mountain to the level plain. Bumababad. Bumababad sa sangkatawid. Luke loves that image of the God who immerses himself in the crassness of the human condition. Kaya, hindi komportable si San Lucas dun sa bukabularyo ni San Mateo. In Matthew, Jesus says, you must be perfect. And of course, siguro, ang sabi ni Lucas, call order na rin. Be perfect. Di ba mayroon ganyan tayo yung si Sharon ko eh, pasensya ka na hindi, kasi ako katulad ng napaka-perfect. But is perfect. Bibiyak ka talaga pag sabing, we are called to perfection. Kaya ako kinikilabutan din sa aspiration ng mga religious to be perfect. Called to perfection. No, in St. Luke, perfection is mercy. He doesn't say, be perfect. He says, be merciful. Be merciful. Because your heavenly Father is merciful. So how do you become holy? By becoming merciful. God's holiness is best expressed in God's mercy. Kasi if you put it in the perspective of perfection in righteousness, this God, who is perfect in righteousness, will tend to become intolerant with unrighteousness. Ganda. Masama. You are good, you are rewarded. You are bad, you are punished. As simple as that. A simple theology of retribution. Alam naman natin, it's not as simple as that. Kaya tuloy, ang Diyos, ginagawa nating panako. Pakabay ka. Parusahan ka ng Diyos. Buti kung Diyos lang ang ginagawa pa natin, may pati pari ginagawa pa natin. Nung minsan sa parokya, naglalakad ako, meron sa ari. Hawak-hawak niya yung anak niya, nagtatantrums, iyak ng iyak. Tapos dumadaan ako, narinig ko talaga sinabi niya, tumigil ka na dyan, ayan mo yung pari, bibigay kita sa kanya, bibigay kita sa kanya. Tapos nagsisigaw yung bata, talaga. Sabi ko, ayaw niya mo kami gawin panakot sa mga. Ay, hindi na lumapit sa pari niya. Nagawa tayong panakot. So, parang ang panakot natin, impyerno. Magpakabuti ka. Mga ba yung mga, how do the young people nowadays say, kumusay ka dyan, ha? Umahayos ka dyan. Umahayos ka dyan. Parusahan. It's a tall order. But Jesus has changed the vocabulary of Judaism. That was the vocabulary of Judaism. And now, he
players to cast it in a different vocabulary. It's the same but different. It's a call to holiness. Be holy for Him is to be merciful. For the Lord your God is merciful. Your Heavenly Father is merciful. Kaya tama si Francis dito sa kanyang Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy. And I hope you read it, no? She's asking us to inaugurate the Jubilee of Mercy on December 8. May instruction pa siya rito na magbukas daw tayo ng isang pintuan ng awa, a door of mercy, in every diocese. And preferably aside from the mother church of the local church, the diocese, also, ang sabi niya dito, in every local church at the cathedral, the mother church of the faithful in any particular area, or alternatively, at the co-cathedral or another church of special significance, a door of mercy will be open for the duration of the Holy Year. Isang pintuan ng awa. At the discretion of the bishop, a similar door may be opened at any shrine that is frequented by a large group of pilgrims. In Pampanga, we have decided that that shrine will be the Apo Shrine, which is the equivalent of your Lolo Uwe Shrine. Our image of the dead Christ, the Lord of the Holy Sepulchre, is beautiful, but has spawned a beautiful devotion. I used to react to it. Akala ko parang it was a very morbid kind of devotion. Bakit tayo nakatutok sa isang Kristong patay? Kasi si Kristo yung muling nabuhay. Kaya tuloy na mong problema ko during the Easter season. Ang ginagawa ko, by the way, ako kung ginagawa niya sa lolo ko eh. Sa amin ko, pag Easter season, tinatago ko ang apo. Yun, the image of the dead Christ. Tinatago namin. Ang iniiwan namin doon is a linen cloth. Kaya ang tao, pumipila pa rin to touch the linen cloth. At least meron ka pang sense of resurrection. But I thought it was morbid. Nakala ko nakatutok sila sa Kristong tatay. Until an old devotee enlightened me na. Nasabi niya, hindi po ito devotion sa Kristong tatay. Ito'y devotion sa kamatayan. Sa kamatayan, Christmas. Kamatayan, patay, hindi mo pareho din yan. Sabi niya, hindi po. Sabi niya, itong klaseng kamatayan. Kamatayan na bibigay buhay. Kasi our common understanding of death is katapusan ng buhay. Dito ang kamatayan niya, simula ng buhay para sa atin. Kamatayan na bibigay buhay. Yung sabi pa nga ng devoto eh, kasi ho, di ba si Kristo Diyos, hindi ibig sabihin na matay ang Diyos. At nasyak ako nung sabihin sa akin yun. Sabi ko, hindi mo pwede mamatay ang Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang sabi niya, pero hindi mo ba turo ninyo si Kristo o Diyos? Oo, Diyos na nagkatawang tao. Pero Diyos, oo. And I realized where He was coming from. Of course, Jesus Christ died. Oh, simple syllogism. If Christ died, and Christ is God, and God died in Jesus Christ. Of course. Nung niyakap ng Diyos ang ating pagkatao, niyakap niya pati ang ating kamatayan. It's the beautiful thing about it. Nung una parang nalito ako eh, until I realized, I remember Father Aurelio was saying, don't ever separate the humanity from the divinity of Jesus. Don't say it is the humanity of Jesus that died. Jesus died. So that means God allowed Himself to experience our death. But there lies the mystery of it, of course. That the death of God gives life. The death of God in Christ
brings about life. Kaya siya pinipilangan. Kaya sila kumakalos. Napupuhayan ng Lord. Nagkakaroon ng pagkasa. Yung aming simbahan ng Apo was the most neglected church in Pampanga. Because dati-dati it was private property of the David family. And they ran it like business. Kaya, nung obispo namin, si Oscar Cruz, he banned the Apo Church in Angeles City. Ang sabi niya, walang paring mag-iisa dyan until that place belongs to the Catholic Church. They nagmamanage a private family. They would invite priests and give him a little stipend and make money out of the whole devotion. Kaya, binan ni Archbishop. Well, all those 28 years na nakaban ang Apo Church, hindi naman huminto ang mga deboto. Ang huminto ay yung mga edukado. Yun, nagpunta sa mga regular churches, mga regular parishes natin. The Apo Church became the church of the unchurched. Simbahan ng mga hindi karaniwang pumupunta sa simbahan. The Apo Church became the church of the poorest of the poor in Pampanga. And since hindi namin pinapadalhan ng pare, ayun, parang it became a church with its own denomination. Ito ang simbahan ng lahat ng mga prostitutes ng Angeles City. Ito rin ang simbahan ng lahat ng mga pickpockets at mga lahat ng mga cyborg vendors. Yun. Mga taong hindi magsisimba ng Rico pero pupunta sa Apo. Sasabihin nila, magsisimba kami sa Apo pero wala namang misa. And after 28 years, ayaw ko parang niloob talaga yung mahal na Apo. Kasi ako ang parish priest. Tapos nagkataon, tumanggap kami ng eviction letter from the government dahil yung isang chapel namin was a chapel along the Riles, squatter ng chapel. So, pinapademolish nila yung chapel namin doon sa bayon yun. Kaya yung mga tao sabi nila, paano na lang tayo niyan? Saan mo kami magsisimba? Sabi ko, huwag kayo mag-alala kahit sa garahe pwede tayo mag-isa. Kahit sa kalsada pwede tayo mag-isa. Ang importante nandiyan tayo. Magdasal tayo pagkakapagkalooban tayo ng Panginoon. Mas higit pang lugar. Then we surrender na natin yung chapel ng Ovalides. And it was then that we discovered na yung simbahan ng Apo was foreclosed property under the authority of the bank. And we discovered that that family that used to own it went bankrupt. Totally bankrupt. Lahat ng property nila nasangla sa banko na foreclosed. At ang bumibili was a foreigner who wanted to put up a monument place. Eh, yung mga deboto, yung sabi nila, nakiusap sa simbahan, please, tulungan niyo po kami na makuha ng simbahan nito. Simbahan nito. And you know, people chipped in. And the rest is history. Now it's under the authority of the archdiocese, and it has been declared an archdiocesan shrine. And people know it as a shrine of mercy. We're going to open there a door of mercy. Because the Apo is called Apo Mama Kalulu. And in Kapampangan, the word Mama Kalulu means the one who bestows mercy. And it's very interesting that in my language, Kapampangan, the word merciful is mapamakalulu. The word mercy is pakalulu. And the word for poor is pakakalulu. They're related. That means in our worldview, in Pampanga, to be poor is to be in need of mercy. It's not just to be materially deprived. To be poor is to be in need of mercy. And so they come to the Lord of mercy because they pray for mercy. Kaya Apo Mama Kalulu ang tawag sa kanya. And you know, many, well, mga siguro,
5 years ago, my brother Randy David visited the shrine. Tapos, narinig niya yung announcement ko sa misa, nung nag-misa na kami. Ang sabi ko, pakiusap ko, huwag po ninyong iiwan ang mga donasyon ninyo sa kumot ng apo. Ginagawa din pala sa Lolo Uwe na, no? Na kapag pumipila yung mga deboto, nag-iiwan sila ng pera sa kumot ng apo. Ang sabi ko, huwag ba yung mag-iiwan ng donasyon ninyo sa kumot ng apo? Baka matukso pa yung kasunod na kumuha o magnakaw, kumupi. Kaya naglagay ako ng malaking kahon doon sa tapat ng apo. Hindi nila ako sinusunod. Hindi nila hinuhulog doon sa kahon yung kanilang donasyon. Nilalagay talaga sa kumot ng apo. Tapos dumating ang Randy David. Ang sabi niya, bakit ina-announce mo na binabawal mo yung mga tao na mag-iwan ng donasyon sa kumot ng apo? Ang sabi ko, eh kuya, eh baka na yung kasunod, imbes na siya magbigay, siya kumuha. Ang sabi niya, balay mo, yun talagang intensyon mo nagbibigay. Ano ka mo? Sabi ko, balay mo yung nag-iwan mong pera, eh binulong niya sa ako. Ako, salamat po sa tulong ninyo. Gusto ko sana tumulong din ng katulad mong nangangailangan. Kahit na mong bahala ang magbigay sa kanya. At yung susunod, wala ko kung may bibigay sa inyo. Mahiram naman po ng sandali. Pag sinwerte na ako, magbibigay din mo ako. Ang sabi niya, pag-aralan mo yung mentalidad ng iyong mga deboto. Di ba ang sabi mo, you respect the will of the donor? Explain ko sa kanya kasi yung intentionalities. Sabi ko, eh ba't di na lang nila imulog doon sa kahon? Ah, sabi niya, teka. Alam mo, Hanya, pag hinulog nila sa kahon, alam nila pupunta sa operational funds, pambayad din ng kuryente, tubig, security, etc. Ayaw nilang imulog sa kahon. Sabi ko, bakit? Kasi nga, gusto nilang itulong sa katulad nilang mga dukha. Lumapit sila, humihingi ng awa. Nang pagkaloban sila ng awa, naging maawain sila. Gusto nilang ipahayag ang kanilang awa at malasakit sa kapwa nila dukha na nangangailangan ng awa. Hindi nila alam pa paano gagawin. So, you should have an ingenuity, ang sabi ni Kuya Randy, to invent that, institutionalize it in the church. That is why we put up a chamber of mercy. Ang Chamber of Mercy na pagpasok mo doon sa simbahan na yun, on the left, until naglagay kami ng larawan ng Nazareno. Nasa gitna ang Nazareno. Nakaluhod. Tapos, sa likod ng Nazareno, nilagay namin yung scriptural passage from Matthew 25. I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. In English, Tagalog, ito ang pangalan. At pagkatapos magdasal ng tao, ang sino mang tumanggap ng awa sa apo, ay gusto maghulog, pero walang kahon doon sa Nazareno. Titingin siya sa walls, mayroong 7 paintings na pinagawa namin sa isang local artist, The Corporal Works of Mercy. Feed the hungry. Shelter the homeless, bury the dead, take care of the sick, visit the prisoners. At ang bawat painting may box. So hindi isang kahon, kundi 7 kahon. Ngayon, sumikat na yun, hinuhulugan yun. Kaya nakabuo kami ng 7 mercy points. And we can get the funds for feeding from the Feed the Hungry box. The fund for the prisoner, prison apostolate, from the prison box. We bury the dead fund pa. E alam naman natin, o aminin natin, ang mga namatayan, mga dukha, hindi na natin aabuluyan, hihingan pa natin ang stipend. Palayin
know there are many merciful parish priests around na hindi humihingi ng stipend sa mga namatay ang buha. Pero, ewan ko lang kung pwede namin pagkasunduan yan. Mula nung matayo yung aming mercy fund, bury the dead fund, pag may namatayan sa paligid, inaabulo yan. At sasabihin, ipagmimisa ko ang himago, regalo na ng komunidad. At bilang pandagdag sa pampaligid, tanggapin niyo po ito galing po sa akin. Oh my goodness, they'll never forget you. Ang Pilipino, matindi po tumanaw ng utang na doon. Sa sandali ng kamatayan na masakit sa pamilya, dumamay ka lang ng konti, hindi na yung kalilimutan. Kaya ang titinig ng politiko, ang mga politiko, ang nauunang nag-aabuloy sa mga namatayan. Dahil may kapalit na boto. Bakit hindi ang ating mga komunidad